Any thoughts or advice po? Napanood ko po ang video mo about sa trending issue na engagement ring na tig 299 pesos. Ang easy lang ng problema ni Ateng. Samantalang ako, eto, kinasal ako sa lalaking mahal ko. Oo, dati. Bakit ko nasabi na dati? Kasi 1 year pa lang kaming kasal pero may lihim ako na pilit gusto kumawala. Yun ay isa akong Leslie. Lesbiana po ako. High school pa lang ako noon nung maramdaman ko na ganun ang pagkatao ko at nananalaytay sa aking dugo. Pero dahil nga sa isang pastor ang aking ama ay natakot ako na ilabas ang tunay kong pagkatao. May patago ako nagiging jowa pero pagpupunta sila sa bahay ay kunyari classmate ko or best friend ko or kaibigan ko pero doon nag-overnight sa bahay. At doon nangyayari ang magic kung tawagin, alam mo na, finger licking good. Pinilit ko alisin or takasan ang aking totoong kasarian dahil nga sa takot ko sa aking ama. Dahil like ko naririnig sa kanya na walang nilikha ang Diyos na tomboy at bakla. To make the story short, hanggang sa makilala ko ang aking asawa, akala ko okay na. Babae na ako at hindi na ako yung tulad dati. Pero after 1 year ng kasal namin ay nagkaroon ako ng sala. Meron akong girlfriend ngayon at ka-office mate ko yun. Paano ang sistema namin? Easy lang. Siyempre dahil sa walang alam ang aking asawa, eh alam niya na kaibigan at ka-opisina ko lang si girl. Madalas ko siya isama sa bahay at kunyari ay mag-overnight lang. Magiinom at doon na nga sa bahay matutulog. At paano naman yung magic? Sa bahay namin ay may isang kwarto na office kung tawagin. Doon ang office ni Mister dahil sa bahay ang trabaho niya. Doon ko pinapatulog si girl sa may sofa. Meron pong sofa sa loob ng office. Tapos, pagtulog naman si Mister dahil nga sa kalasingan, eh pupunta ako sa office at doon nangyayari ang magic namin ni girlfriend. Ilang beses na itong nauulit pero hindi kami nahuhuli ni Mister. Mabuti na nga lang. Dahil nga napakabilis din malasing ng aking Mister pagdating sa mga inuman. Sa ngayon ay sobrang happy ko kay girlfriend. Kumbaga eh siya ang nakakapag-fulfill ng aking pagkatao sa lahat ng aspeto. Yun matagal ko nang itinago na pagkatao ay sa kanya ko na ibubuhos. May problema nga lang kami. Dahil gusto na ni Mister na magka-baby kami ngayong taon. Kaya hirap na hirap din ako sa desisyon kung sino ba ang pipiliin ko or mamahalin.